mas nauna pa sila kay Kibuloy. Diyan na sila isinilang, diyan sila lumaki. Ang claim talaga nila ay sa kanila yung lupa. According to the narrative, ang perpetrator ay yung Kingdom of Jesus Christ. Pumunta sa CHR, nagpa-file ang mga cases against, pero as to negotiate with Pastor Kibuloy, walang nangyaring ganun. Aman. Yan ang bagong reklamo na naman, no? Kaugnay sa pang-aagaw ng lupa. At may bagong revelasyon din, may bata daw na inadopt si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay pinakita sa picture. Pinalaki, ang pangalan ay Stephanie. At nang pinalaki ito si Stephanie, ay nagiging kabahagi na sa inner circle ni Pastor Apollo Kibuloy. At inaalay niya ang kanyang katawan at kaluluwa para kay Pastor Apollo Kibuloy. Welcome! Ito yung inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, muli makasama ninyo. At sa mga suki nating taga-subaybay, inaniyahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan kung bago ka lang na pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon? Welcome po. Ako pala ang inaatasan ngayon na magtalakay. Pero tatalakayin muna natin bago tayo papasok sa punto por punto. Itong bagong revelasyon na may ito si Stephanie, no? At ito daw ang larawan niya noong bata pa na inadopt ni Pastor Apollo Kibuloy. Kadalasan sa mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy, yung iba ay mga anak sa hiwalay na mga magulang o yung iba naman ay single mom. At ito, pinalaki si Stephanie, dalawa sila na magkapatid. At inegociate ito sa kanyang lola para doon sa kingdom maninirahan at pinalaki. Ito ang picture na ipinakita sa social media. At ito ang larawan sa napakagandang bata at lumaki na inaalay niya. Umarang ito na, no? Na nasa inner circle ni Pastor Apollo Kibuloy. No? So, di daw umano ito pinagtapos sa pag-aaral. At mapansin natin dito, sa picture niya, lumaki na siya. Kasama niya si Pastor Apollo Kibuloy. No? Oh. At ito, magaling magkanta. That's why, Pastor, I am more than contented right now because I have the love of the Almighty Father through you, Pastor. With all my heart, I love you so much. Pastor, I'm committing my heart, soul, and spirit, even my whole body, as a living sacrifice, and my whole life to the Almighty Father through you, Pastor. And if I have another life, I will still offer it to the one that has given me this blessed life with you, Pastor, here in the kingdom. I give back all the glory, honor, and praise to the Almighty Father through His anointed and appointed Son and King, the owner of my soul. Amen. Hallelujah! Si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-picture to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie
si Stephanie nung time na yun ay ano pa lang siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So kasi yung sitwasyon nila mahirap din. Yun naman ang focus ni Kibuloy, no? Ang focus ni Kibuloy sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family, yung single mom or single dad o kaya broken family. Yun ang focus ni Kibuloy kasi yung bang walang strong family unit, no? Kaya lahat, majority, I'm not gonna say lahat kasi meron din naman sigurong, you know, mga iilan na nabuo yung family na naging convert ni Kibuloy. But mostly po sa mga converts ni Kibuloy ay mga single mom or single parents, broken family, no? So itong si Stephanie Ibarra, a single mom, nasa lola yung nanay niya tsaka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganun. So may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din. Older than her, ng 2 years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong lola nito, na naialay daw itong mga bata, maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie, and I think 7 years old si Ruth nung time na yun. Yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy hanggang nasanay na yung bata, no? So, sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy. Kasi doon, kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period. No, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag. No? Ito naman, itong isa, si Claudette. Itong si Claudette ay pamangkin to ng isang coordinator ni Kibuloy. Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na, no? So, yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So, saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon, si Stephanie ay siguro mga si Stephanie ngayon, 30-something years old, 32 or 33. Pero hanggang third grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito. Lalo na to si Stephanie kasi maganda nga. No? Nung bata to, natural naman na may crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Kaya pinahinto. Grade 3 ang bata. Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat 'yun may binabasa. No? Kaya kawawa. Now, how can someone start with a new life na ganyan ang sitwasyon? Kaya for me, no, ang mas awa ang nangingibabaw sa atin sa kanila. Pero hindi naman natin pwede kasi na it's because of the awa. Kalimutan na lang natin yung justice, no? Hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Kaya ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng new start pa. Ng bagong pagkakataon at makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din to si Stephanie na lumayas, no, sa compound, pero laging nahuhuli kasi walang hindi ba marunong mag-start, hindi marunong
mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang suitcases na ang lalaki? Lalayas ka tapos mag-bicycle? Mahuhuli ka talaga. So, ganun ang sitwasyon. Hindi siya advanced na mag-sick compared sa ibang ano, sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na. Matagal nang lumayas. Pero itong mga ano, may medyo kulang ng kunti na natili doon. So, ganyan po ang ano, ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Sa susunod po, pag-usapan din natin yung iba pa. Yung ibang mga pastoral ay nag-asawa na at anong nangyari sa kanilang mga anak. Okay, so yun ang bagong revelasyon din ni dating miyembro at nakapunta pa yan sa Osamis para sa solicitation sa ministry ni Pastor Apollo Kibuloy. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to